Inireklamo ng mga fish traders sa anti-red tape authority si Navotas Mayor Toby Tsiangco. Ito ay dahil sa pagtanggi ni Tsiangco na ilabas ang mga imported na isda na nakalagak sa fish storage facility sa Navotas. Ayon kay Ninita Adalin ng Frozen Fish Association, makailang beses na silang nakipag-ugnayan sa business permit and licensing office ng Navotas para iapila na payagan na silang ilabas ang mga isda. Pero paulit-ulit na ikinakatwiran ng BPLO sa mga fish trader na wala pang utos si Tsiangco. Ayon kay Adalin, kumpleto naman ang kanilang mga dokumento sa pagninegosyo. Sabi po kasi ng BPLO, nung magpunta ko ko para alamin ko ano na po update ng kalakal namin. Ang sinasabi po ng BPLO, wala pa raw pong binabakutos si Mayor. Sino Mayor? Mayor Toby Tsiangco. Ano pinag-uutos? Yung releasing order ko. Marami kayong mga retailer na may mga kalakas sa bawat storage na Navotas. Mga ilan po kayo, retailers po, bukod sa nandito? Sa 25. Kahit na estimate lang ba? Nasa 25? Retailers. Retailers. Pero yung mga kalakal po, yung box po, marami rin po. Sinabi naman ni Merlin Tumalad, isa sa mga fish trader, na milyong-milyong piso na ang nalulugi sa kanilang hanay. Hindi na po namin nagawa kasi po, lagi po ang tinuturo po BPLO po. Oktubre pa ng nakaraang taon, nakaimbak ang mga isda, subalit hanggang ngayon ay nasa storage facility pa. Bukod sa bumababa na ang presyo ng isda ngayon, patuloy pang nagbabayad ang kanilang hanay ng storage fee. Nagdududa ang grupo na maaaring inuuna ni Tsiangco na maibenta ang kanyang mga kalakal dahil nasa frozen fish din ang pagninegosyo nito. Bukod sa ARTA, balak na rin ang grupo na magpasaklolo kay Agriculture Secretary William Dar at sa Interagency Task Force. Nababahala ang fish trader sa Navotas na dahil sa panggigipit na ginagawa ni Tsiangco, nakadadagdag pa sila sa problema ng kakapusan ng supply ng isda sa merkado dahilan para tumaas ang presyo nito. Kabilang sa mga nakaimbak, ang galunggong, pusit at iba pa. Wala pa namang tugon si Tsiangco sa reklamo ng mga fish trader. Shona Yu, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.